for the next concoction is fermented plant juice. Sa fermented plant juice naman, it's the same, almost the same process as the fermented fruit juice. So dito, yung substrates ko is combination ng kangkong, kamote, dahon ng kamote, malunggay, saging, at ayun, saging. So, ang mga substrates na ito, mayroong bigat na 200 grams. Dahil ang ratio natin sa fermented plant juice is 2 is to 1. Lagay natin ang worth 200 grams na substrates sa container. Again, this is for fermentation. At again, aerobic fermentation pa rin siya kasi hindi siya naka-seal. Haluin natin ng mabuti yung 200 grams na substrate sa ferment na sa plant magiging plant juices niya. Of course, next step is maglalagay tayo ng dahil 200 grams siya na plants na substrates is gagawin nating 100 grams na molasses or brown sugar. So, ihahalo natin dito. And then, mix. So, next step. Lagyan na natin ng sinker. First is yung screen. Lagay natin yung screen. Ayusin natin ng mabuti na hindi siya ano, magulo. Tapos yung mga pabigat. Nakuha ko ito doon sa ilog, sa tabing ilog. At hinugasan ko siya ng mabuti. Pero hindi ko siya hinugasan ng nasinabunan ko. Parang ganyan kasi masisira yung chemical reaction din pag ilagay na sa concoction. Kasi magmamasabon-sabon yan. Hinugasan ko lang ng mabuti. Ayan. Of course, dahil tapos na yung fermented plant juice natin, meron ng sinker. Next step is, i-wrap na natin siya ng Manila paper.